Cruel pangako nung una, ang haring walwalhati ay darating na. Puso'y buksan, awitan siyang maligaya. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, itaas natin sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating ipinapanalangin ngayon. At upang tayo ay maging karapat-dapat ating pagkisihang lahat ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami maging masigasig sa paghihintay sa anak mong darating, sa kanyang pagkatok sa naway aming mapatuloy, sapagkat siya ang pinananabikan namin sa aming pagdalangin, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pangitain ni Isaías na anak ni Amos tungkol sa Huda at Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Halika kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon sa templo ng Diyos ni Jacob upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion nagbumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo sa bayan ni Jacob at tayo lumakad sa liwanag ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo, sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos.
Ang hangad ang puon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng puong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikaping ang puon, yaoy idalangin. Ang nangagmamahal sa iyo'y pagpalain, pumayapa nawa ang banal na bayan at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng puong Diyos. Dahilan sa aking kasama at katoto, sa iyo, Jerusalem, ang sabi ko'y ito. Ang kapayapaan ay laging sumaiyo. Dahilan sa templo ng puon, ating Diyos, ang aking dalangi, umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng puong Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Halina't at kami sa gipin, Panginoong Diyos namin, manalubos na manimbing. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, Ginoo, ang alipin ko po'y na paralisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya. Sabi ni Jesus, ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat napuntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo ay gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo at sa iba, halika, siya'y lumalapit at sa aking alipin, gawin mo ito at ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito. At sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa harapan na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. At muli po, welcome sa inyo dito sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ating pagnilayan ang mga pagbasang ating napakinggan, lalong higit ang mabuting balita. Narito ang isang kapitang Romano na lumapit kay Jesus. Siya'y sinalubong sapagkat ang kanyang alipin ay naparalyze. May sakit, malubhang sabi. Siya'y malubha ng nahihirapan. Pero kung inyong titingnan, ang mga Romano, ang mga sundalong Romano, sila ang nagpapahirap sa mga Hudiyo. Dahil sa mga Romano, nahirapan ang kalagayan ng mga Hudiyo. Dahil sinakop nila ang Israel. Pero itong Romanong ito, Romanong ito ay naroon nagpakababa siya sa isang Hudiyo.
lumapit siya sa isang Hudiyo sapagkat alam niya, nababalitaan niya ang ginagawa ni Jesus. Kaya inilapit niya ang kanyang alipin na naparalisis, no? Paralyzed. Pero sabi ni Jesus, pupunta ako sa iyong bahay at pagagalingin ko ang iyong alipin. Pero sabi ng kapitan, hindi po ako karapat-dapat, Panginoon, no? Napuntahan pa ninyo sa aking bahay. Sa isang salita lamang ninyo ay gagaling ng aking alipin. Sabi ni Jesus, hindi pa siya nakakita ng ganong uri ng pananalig sa kanyang mga kababayan. At gumaling ang alipin ng Romanong ito. Kung ating sa ating panahon ngayon at inyong pagninilayan ang inyong sarili, no, gaano kalalim ang iyong pagtitiwala kay Jesus. Yung Romano, ang kanyang inilapit ay hindi ang kanyang sarili. Ang inilapit niya, yung kanyang alipin. Ibig sabihin, sa lubhang mayroong magandang kalooban, dahil ang inilalapit niya ay ang kanyang tauhan. Gusto niyang gumaling. Hindi ang kanyang sarili, yung ibang tao ang kanyang inilalapit sa Diyos. Kitang-kita natin, naroon ang kanyang kagandahan ng kanyang loob. Sa isang lumalapit sa Panginoong Diyos, tayong lahat na lumalapit sa Kanya, na humihiling ng kagalingan, mga special na intensyon, mga panalangin, no? Ang una nating gawin ay kababaan ng loob. Ating kilanlin ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Kita ninyo ang Romanong ito. Inilapit niya sa kanyang kababaang loob, inilapit niya ang kanyang alipin. Mga minamahal na mga kapatid, ngayong panahong ito, darating natin ang Kapaskuhan, ano? Dito susubukin lagi ang ating pananampalataya at ang ating pagtitiwala sa Panginoong Diyos. At marahil ang iba sa atin ay sinusubok na ng panahon kung gaano kalalim ang kanyang pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Kaya naman, nawa sa kabila ng mga pagsubok na dumadating sa buhay ng tao, no? Huwag kayong panghihinaan, no? Laging lalakasan ang pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Ano ga ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay ikaw ay umaasa at nagtitiwala na sa Panginoong Diyos na mangyayari ang mga bagay na sa hinaharap, no? Kahit na wala pa ngayon, ano? Na andun ang iyong pag-asa at pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Halimbawa, noong ako ay nag-aaral sa seminaryo, para sa akin ganito ang pananampalataya ng isang nagsisimula na magdasal, sa isang batang nagsisimulang lumuhod. Noong ako ay nag-aaral, para sa akin ganito ang pananampalataya. Lord, salamat po. Ako ay sa sunod, second year na sa philosophy. Pero ako ay unang taon pa lamang sa seminaryo. Para sa akin, ang pananampalataya ay ipinagpapasalamat ko na sa Panginoong Diyos ang mga biyayang hindi ko pa natatanggap. Malayo pa siya, pero ipinagpapasalamat ko na sa Diyos. Yan ay nung ako ay nag-aaral sa seminaryo. Pero habang tumatagal, at lumalalim na tayo sa pananampalataya, minsan yung paglapat ng ating mga kamay sa isang imahin o sa isang mayroon tayong hawak, minsan abot doon ang ating pananampalataya. Yung itinataas mong lahat ang mga bagay na hinihiling mo sa Panginoong Diyos. Kaya sa marami na gumagaling dito sa Padre Pio, maraming mga lumalapit dito ang nakakaranas ng kakaibang himala, inilapat lang ang kamay, kumaway lang, nagpasalamat lang. Ganyan minsan ang pananampalataya ng tao.
ayon sa iyong kababaang loob at kung papaano mo ito itinataas sa Diyos ng buong-buong sarili mo. Nung Kapitang Romano, para sa kanyang pananampalataya, Panginoon, hindi mo na dapat pumunta sa bahay. Sabihin mo lamang, mangyayari ang lahat. Siya'y nagtiwala ng lubos sa Panginoong Diyos. Nawa, tayo gumawa ng mga pamaraan para tayo patuloy na lumalim sa ating pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakiulog na lamang po sa buslo. Sa pagdating ng buong Diyos, puso'y linisin ng lubos, tuwa't galak isalap sa pananangin mataos. Ating sala, propeta'y siya nangunguna, dali'y ihanda na. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaparehan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanayang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinihayang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling sa kanyang lantarang muling pagdating. Ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay mainaasahan naming lubos na makakamit. Kaya, kaisa ng mga anghel, narigisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may pagalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin. Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat na masama.
Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinalanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Inaasang namin ang iyong pagdatal ang pagdatal
pagnaniliwanag mong tunay na siya naming tanglaw sa landas ng buhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paggalakbay dito sa lupang ibabaw, aming mapanaligan ang iyong pagkapalang pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga-Pertelsina, mongheng banal, pintakasin santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak, sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis, sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakiisa para sa pagsulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa Main Church, sa Main Store at iba pang lugar dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pansimbahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa time team na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong ilabas ang inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapal at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Mukod kang pinagpala sa babaing lahat
at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at nung kami mamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at nung kami mamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at nung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nagpupuri sa may kapalanggukong kalooban dahil sa kadakilan ng ginawa niyang tanan sa kanyang kapangyarihan.